Welcome back mga tol, matunog na nga ang Banyagang Liga na bilig sa atin. Dahil na rin sa impluensya nito sa Asia at syempre dahil may mga magagaling at batang mga players na rin ang sumali dito. Tulad na lamang nila Terdy Ravena, Kiefer Ravena, Kobe Paras, Bobby Ray Parks Jr., Dwight Ramos, Javi Gomez de Llano, Juan Gomez de Llano at Kenmark Carino. At ayon nga sa mga reports ay doble o triple ang sasahurin ng isang basketball player pag naglaro ito sa B-League. At dahil nga dito ay hindi maiiwasan na maingganyo ang ating mga Pinoy bowlers sa amateur at professional league na dalhin ang kanilang talento sa labas ng ating bansa. Kaya sa video ng ito mga tol, aalamin natin ang limang sikat na PBA players na posible may offer na rin sa B-League at maglalaro dito kapag ma-expire ang kani-kanilang kontrata sa PBA. Pero nakadepende pa rin sa mga players na ito kung dadali nila ang kanilang talento sa labas ng ating bansa o hindi. Kaya umpisa natin sa shooting guard ng NLEX Road Warriors na si Jericho Cruz, kung saan isa ito sa mga players ni Coach Yeng Yao na malaki ang ambag sa NLEX ngayong season. Dahil na rin sa kanyang offensive capabilities na nakatulong sa NLEX para pumasok sa quarterfinals. Kung titingnan natin ang stats ni Jericho Cruz ngayong season ay umaverage nga ito ng 11 points per game, 4.45 rebounds per game at 3.91 assists per game para sa NLEX Road Warriors. Bago ko makalimutan mga tol ay edad 30 pa lamang itong si Cruz, so mahaba ba ang laruan nito sa B-League kung sakali tatanggapin niya ang offer ng Banyagang Liga. Pang-apat sa ating listahan mga tol ay walang iba kundi ang 6'5" at 27 years old small forward ng Terra Firma Jeep na si Roosevelt Adams, kung saan isa ito sa mga matatangkad na players na palagi naru-rumors ngayong season. Dahil sa kanyang offensive at defensive abilities, matatanda na isa si Roosevelt Adams na gusto umanong kunin ng Magnolia Hotshots dahil kulang nga ng big man ang nasabing kupunan. Pagdating naman sa stats ni Adams yung season ay uma-average ito ng 11.22 points per game, 7 rebounds per game at 0.44 assists per game. So sa tingin ko mga tol, ang offensive at defensive abilities ang rason ng B-League kung bakit gusto nilang kunin itong si Adams. Sunod naman mga tol ay ang scoring machine ng Phoenix Fuel Masters na si Matthew Wright, kung saan isa ito sa mga inaasahan at pinagkakatiwalaan na player ni Coach Topex Robinson. Dahil na rin sa kanyang offensive mindset at syempre magaling din ito sa depensa dahil isa itong 6'4 na shooting guard at small forward na sigurado maiilang ka pag nakarap mo ito sa depensa. Si Wright ay uma-average ng 15.09 points per game, 6.27 rebounds per game at 5.27 assists per game ngayong season. Second to the last sa ating listahan mga tol ay walang iba kundi ang sentro ng Barangay Ginebra na si Christian Stan Hardinger, kung saan hindi nga maganda ang pagpasok niya sa Gin Kings dahil nasa 8th spot sila sa team standings at pwede mawala pag natalo sila sa quarterfinals kontra sa numero 1 na TNT Tropang Giga. Tatanda na naging best player of the conference si Stan Hardinger noong 2019 at best rebounder naman ngayong season. Uma-average ito ng 14.33 points per game, 10.75 rebounds per game at 2.33 assists per game. Ayon pa nga sa mga reports na malaki umano ang posibilidad na lumipat ito sa B-League dahil sa hindi welcoming na pagtanggap ng Gin Kings sa kanya at dahil mag-expire na ang kanyang kontrata sa Disyembre. At numero 1 sa ating listahan mga tol ay walang iba kundi ang inasahan na sentro na Magnolia Hotshots na si Ian Sanggalang, kung saan napakalaki ng ambag nito sa kupunan ngayong season. At syempre siya ang pinagkakatiwalaan ni Coach Chito Victolero sa kanilang backcourt rotation. So ano kaya ang mayayari sa Hotshots kung sakali tanggapin man ni Ian ang alok ng B-League? Para sa akin mga tol, panigurado mahirapan sumabay ang Hotshots sa ibang malalakas na kupunan pag ganun ang nangyari. At dahil maedad na rin itong si Rafi Ribis, maliban na lang pag nakakuha ng ibang big man ang Magnolia na kasinggaling ni Ian Sanggalang. Uma-average ito ng 16.91 points per game, 7.27 rebounds per game at 1.18 assists per game ngayong season.
kung saan napakalaki ng mga numerong ito para sa Magnolia Hotshots. Hanggang dito na lang tayo mga tol at huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B once again, I'm out.